Magandang araw po sa ating lahat mga kababayan po natin. So may mga kababayan po tayo sa United Arab Emirates sa part ng Sharjah na ikinulong ngayon dahil sa kasong cybercrime law. So ito po mga kababayan po natin may katumbas na 5 taon. Tanong, ano po ba ang kanilang naging violation sa batas ng United Arab Emirates po? Bago natin sabihin kung ano ang kanilang naging problema, sino sila, ano yung kanilang pagmumukha po, mga kababayan po natin. Ang Sharjah ay isa sa mahigpit na pinapatupad ang Sharia law. Kasi para sa kalaman po ng ating mga kababayan, ay napunta rin po tayo sa United Arab Emirates. So Sharjah, nakapag-stay po tayo sa Sharjah po, mga kababayan po natin. Kaya mahigpit doon, ang lalo na pag Ramadan, mga kababayan po natin. So itong kanilang ginawa, sakto pa sa Ramadan, na parang binibenta niya, binubugaw niya ang kanyang mga kaibigan, may mga presyo pa. So sabi nating masyadong pasaway ang design po, mga kababayan po natin, na umalma nga pati si taga-UWA, so UWA administrator, itong si Arnel Ignacio po, mga kababayan po natin, na sana hindi naman ganun kapasaway ano yung ating mga kababayan. So anyway, bago pa tayo lumayo ay ipakita ko muna ang kanilang mga video tapos i-discuss po natin ilang mga bagay-bagay na dapat natin tandaan pag nasa Arab countries po tayo. Mapa-open country po tayo gaya ng Dubai, open country. Sharjah, open country. Any part of United Arab Emirates, open country po mga kababayan po natin. Pero tandaan po natin, mahigpit pa rin na pinapatupad ang Sharia law sa lahat na Arab countries. Mega Mall, this is Sugar. Oh, see, they have no customer, no show today. Oh, that's Titan. You see, oh? Oh. Nakita po natin mga kababayan, ah. So, itong mga binabae po nating mga kababayan, klarong may violation po yan pag titingnan ng Sharia law talaga. So ang mangyari ay posible silang magmulta at makulong sila umano ng 5 taon. Yan umano yung nakalagay sa cybercrime law ng United Arab Emirates po, mga kababayan po natin. So pag bibinta ng laman ang kanilang nagiging kaso, pero online naman mga kababayan natin. Oh, this is Ate. Yes, yes, yo. Oh, this is new girl fresh from the Philippines. Oh, come na taak. Mia comes in only. Only Mia comes in. Yeah. Imagine mo mga kababayan po natin ha. Mashallah, malum mara Arabi. Arabic pa yung kanilang binabanggit po mga kababayan po natin. Okay lang sana ito kung Bisaya, Tagalog. Para hindi masyadong obvious po mga kababayan po natin. Ang problema kasi dito sa mga kababayan po natin, may mga kaibigan sila sa TikTok na mga Arabo. So ang nangyari umano, mga kababayan po natin, nag-trending ang kanilang ang video na ito. So pinagpapasapasahan ng ilang lalaking Arabo hanggang makarating doon sa mga otoridad. So na-pick up ng mga otoridad, na-identify kung saan ang kanilang location. Kaya sila pinagdadampot dahil sa video na po yan mga kababayan po natin. Alalang-alala ang kanilang pamilya, pero sinigurado naman umano ni Touch Opli ng DMW na bibigyan sila ng karagdagang suporta at diretsong magkukontak naman sa kanilang pamilya ang kaugnay po sa development ng kaso na ito mga kababayan po natin. So patuloy natin kung ano yung kanilang pinagsasabihan. Please, Mia comes in only. Mia comes in. All show. Oh. All Kusara is here. All Kusara. Oh. Ozzy, Mia comes in. This is 100 only. It's 80, okay, not 80. This one, 120. Okay, 120. Oh, choose whatever you want. Mia comes in exactly, huh? Mia comes in. Behind Mega Mall, ladies and gentlemen. Hello, Pakistani! Hello, been arrested. So, ayan po mga kababayan natin, ha? Masyadong pasaway ang design ng mga kababayan po natin. So, hindi natin alam kung baguhan lang sila o baka matagal na rin sila na parang kumpiyansa na sila sa kanilang ginagawa po mga kababayan po natin. So sana ang nangyaring ito sa ating kababayan ay maging isang leksyon. So tandaan po natin, titingnan po natin ang kultura, ang batas ng bawat bansa na pinupuntahan po natin. Ako 14 years ako na naging OFW sa Saudi Arabia. So in God's help po mga kababayan po natin,
hindi po tayo nagkaroon ng problema dahil alam po natin yung batas, yung pinagbabawal po sa bansang yun. So, yun lang naman, ano, kahit saang lugar ka, kahit gaano kahigpit pa yan, kahit gaano kahigpit yung batas na pinapatupad, basta't importante hindi ka nagbabayolate. Kasing punta po natin doon ay para trabaho, para sa ating pamilya, hindi yung maganito-ganito, ano. Yung ang design is masyadong ignorante po. So anyway, tutulungan naman sila ng Department of Migrant Workers. So minomonitor naman sila ni Secretary Tots Opli po, mga kababayan natin. They were brought to jail. May case number na at hintayin na lang natin yung mga schedule ng court hearing sa Sharjah Court. Meron na silang legal retainer na nakuha. So at least mayroon naman silang legal counsel, mga kababayan po natin. Ano? Represent ito ni karapatan ng ating mga limang OFWs dun sa court. It's strictly implementing its cyber law and it's also very sensitive to actions against their customs and morality. Diba, mga kababayan po natin, customs and morality po yung pinag-uusapan po dito. Dignidad, ah. So, napakahigpit po yan sa batas ng mga Arabo. So, yan po yung dapat nating tandaan po, mga kababayan po natin, lalo na yung nasa Middle East. Yung pagtitiktok po natin na masyadong bulgaran, pagpapakita po ng mga ilang parte ng ating katawan, tandaan po natin, bawal din po yan, mga kababayan po natin. Once na mag-trending kayo, makarating po sa kinaukulan ng bansang Arab kung saan kayo nakastay, po mga kababayan po natin, delikado po kayo. Tandaan nyo po yan. So, pwede po tayo mag-TikTok, pwede po tayo mag-post sa ating social media, pero limitahan po natin. Tandaan po natin, dapat alinsunod pa rin sa batas ng bansa kung saan po tayo nakastay. Kung gusto nyo talaga gumawa ng ganyan, sobrang kalayaan, ha, dito kayo sa Pilipinas, yun ang po yung masasabi natin. Ang kultura nila. So, we have to be very, very familiar. Huwag kayong mag-alala, papantayan din namin ang kaso and kukontakin namin kayo diretso para makakuha kayo ng update. So pasalamat po tayo, mga kababayan po natin, sa ating gobyerno ngayon kasi todo suporta talaga, no, sa ating mga OFW na sana ay bigyan po natin ng halaga. Tandaan po natin yan. So ito yung maganda kay admin na Arnel Ignacio kasi diretso niyang diniscuss, diretso niyang sinabi ang dapat talaga tandaan ng mga kababayan po nating OFW. Sa mga OFWs naman natin na lagi na lang isinasangkot yung sarili nila sa mga kalokohan, nananadya na gawin, basta gusto nila, gagawin nila, kahit alam nila mapapahamak sila, utang na loob naman. Alam nyo, hindi na ho namin malaman kung paano pa kayong i-remind, paano pa kayong asikasuhin, paano pa namin kayong pagsisilbihan. Ba? Merong pagpapanggap na mga prostitute nandiyan sa Sharjah, mas magugubang iti-tiktok nyo pa. Ba? Tapos, eto na naman, siyempre, ano pang gagawin natin? Diba? Sasakluluhan kayo. Malinaw kasi, mga kababayan po natin, na mali ang kanilang ginagawa. Ano? Binibenta nila yung kanilang sarili online. Ha? Ay sabi nating biro yun, pero ibang dating yun para sa ibang bansa. Bag, makikipag-away pa dahil pinagpipilit na mag-cross country sila. Kahit na mapapahamak, pag napahamak naman, magsusumbong na naman kayo sa lahat ng mga television station, radio, pagkatapos iibahin nyo naman yung kwento, hindi nyo ikikwento yung kalokohan ninyo. Diba? Iba na pagtripan lang lumipad, tiningnan lang kung ano meron doon, pagkatapos kung ano-ano na mga sasabihin, wag po pumilit umuwi. Alam niyo, paano ho ba natin talaga kayong aasikasuhin? Recently, mayroon nag-shoplift sa Singapore. Ang rason sa akin, umamin naman, bakit kailangan pang imbestiga? Ano ho ba tayo? Di ho ba tayo nahihiya sa mga pinagagawa natin? Tandaan niyo, pag kayo lumipad ng bansa, trabaho kayo dyan, para kayo ambassador ng ating bansa, Pilipinas. Yan ang nire-represent nyo. Yung ibang lahi, doon ang nakikita yung mga kalakuhan ng mga ginagawa nyo. Ang akala lang, ganyan tayong lahat. Diba? Magbo-boyfriend, magpapabuntis, sa lugar na yan ay haram o bawal. Pagkatapos, kapag ka napahamak, kung ano-ano nang sasabihin, kayo yung lagi mas matapang eh. Ako, yung mga OFWs na matino,
na nagtatrabaho ng mahusay, nadadamay eh. Hindi naman ho porke sinabing kayo ay bagong bayani. Eh, lisensya yan para gumawa na kayo lahat ng gusto ninyo kahit mapapahama. So, ito mga kababayan po natin, total na i-share na rin po ni Admin Arnel Ignacio po, ano, yung kaugnay po sa naging ambassador na nga yung mga Pilipino sa iba't ibang bansa na kanilang pinupuntahan. May share ko lang po nung nasa Saudi Arabia po tayo, no? Dahil hindi naman lahat. Marami kasi tayong mga kababayan na alam po nila na haram ito, bawal ito. Lalo na yung mga binabae po mga kababayan po natin na masyadong naglalandi sa mga Arabo. So ngayon, ang tingin tuloy, lalaki ah, na, akla, oh, binabae po mga kababayan po natin. Siyempre maraming matitino, hindi naman natin nila lahat. Pero mayroon kasing lantaran na parang naglalandi. So ngayon, ang tingin ngayon ng mga Arabo sa mga Pilipino ay parang ganun na. Lahat binabae na. Ha? Kahit haba ng bigote mo, ay, mabuhok yung braso mo. Iba yung tingin nila kasi Pilipino, sabihin nila, kuwais mia mia. Yan ang hindi ko makalimutan po mga kababayan po natin. May share ko lang nung 14 years ko sa Saudi. Ano? Kahit lalaki ka, hihipo ang kanang puwet. Kasi bakit? Kasi yan ang, ano eh, yan ang naranasan nila sa ibang kababayan po natin eh, na mga binabae. So ngayon makita sila ng lalaki, basta't Pilipino, akala nila bakla na. So kaya hindi rin talaga maganda, no? Na gaya nga ng sabi ni Arnel Ignacio, kung gagawa lang kayo ng kalukuhan sa ibang bansa, may ina, umuwi na lang kayo ng Pilipinas. Sa atin, pwede niyong gawin yan. Kasi sobra yung kalayaan sa atin. Marami ba nagre-reklamo na umano'y mahigpit na yung bansa natin. Pero pag makapunta ka, lalo na sa Saudi Arabia, dun mo masasabi parang nasa kulungan ka dahil sa sobrang higpit ng kanilang batas. Pero marami pa rin tayong mga Pilipino, kababayan, na gumagawa pa rin ng kalokohan talaga. Ma'am, hanggang saan nyo ba na gustong pigain ang aming lakas para kayo ay pagsilbihan? Na umaabot na sa pang-aabuso ninyo ng inyong kalayaan para gawin ang lahat? Pagka napahamak, ito, sisisihin ng gobyerno. Utang na loob, kung yan lang naman ang gagawin nyo sa ibang bansa, huwag na kayong lumipad, utang na loob. Maawa kayo doon sa mga nadadamay ng OFW, maawa rin kayo doon sa mga dedicated na trabahador ng pamahalaan para kayo ay alalayan. Please naman, magtulong-tulong naman tayo. Kayo nga, yan na lang itutulong nyo. Huwag na kayong gumawa ng katarantaduhan pagka kayo napupunta sa ibang bansa. Huwag nyo naman bigyan ng ganyang kahihiyan yung bansa natin. So real talk po mga kababayan po natin. Ano? Masaktan na yung masaktan sa sinabi ni Arnel Ignacio po mga kababayan po natin. Ito mga kababayan po natin, hindi dapat tularan. Ano? Naawa rin po tayo pero ang kanilang ginawa ay talagang sadyang mali po mga kababayan po natin. Na dapat magkaroon na ito ng parang isang leksyon na ano. Kasi alam naman nila na bawal yan sa orientation pa lang. Sa PIDOS pa lang, alam mo na na bawal itong gagawin pag nasa UAE ka, nasa Arab country ka. Pero sinusubukan pa rin nilang ginawa. Imagine mo ha, kung tayo nga Pilipino, pag napapanood po natin, napakapangit, ano, na binibinta po nila yung kanilang sarili po mga kababayan po natin. So paano pa kaya yung mga Arabo na ito, na yung kanilang kultura ay iba? Tapos may cybercrime na batas pa sila, may cybercrime law pa sila, na talagang yan ang pinaka-sakop, yan ang pinaka-purpose. Ano? Lahat ng mga online activities na parang iba, prostitution ang dating, ay huhulihin nila. Kaya sa mga kababayan po natin na nanonood po ng ating video, iwasan na po natin yung mga mahilig sa TikTok. So maglabas-labas ng mahalagang laman ng ating katawan po. Pwede takpan po natin yan. So, yung mga salita po natin, i-filtered po natin sa ating sarili. Isipin po natin kung ano po yung tama at mali. Lalo na hindi po tayo sa Pilipinas, mga kababayan po natin. Yan lang po yung aking masasabi. At pag-aralan po natin mabuti ang batas ng bansa kung saan po tayo nakastay ngayon sa ating mga kababayang OFW. Ingat po kayo, mga kababayang OFW po. Maraming salamat. Paalam.